멈춰서 자꾸만 시도 때도 없이 심으로 가. Meron akong chicken wings dito, lalagyan ko lang ng paminta at asin, tapos lulutuin ko siya sa air fryer. Massage-massage lang para maabsorb ang paminta at asin. Medyo matagal-tagal ko na din hindi nagagamit tong air fryer na ito. Wala siyang brand guys, local lang siya at nabili ko lang siya nung pandemic. Para may libangan din sa pagluluto. Set natin siya at wait lang natin siyang maluto. Nagisa lang ako ng konting sibuyas at konting bawang. Halu-haluin lang hanggang sa mag-dry. Kapag dry na siya, nag-add ako ng 2 eggs at halu-haluin lang alit. Nag-add din ako ng salt and pepper to taste. Thank you.
Isa sa mahirap na bagay guys ang mag-diet talaga. Lalo na ang ikat mo ang carbs or ang rice. Kasi tayong mga Pinoy, sanay na sanay talagang kumain ng rice. Pero kung may determination ka at self-discipline, kaya mo naman ng paunti-unti. Mag-i-start ka ng low-carb diet, kailangan mong aralin at alamin ang lahat ng tungkol sa paglo-low-carb diet. Ako, dirty low-carb diet ang ginagawa ko kasi syempre kailangan ding mag-budget at makisabay sa mga bata. Ang hirap talaga pag mag-isa ka lang na naglo-low-carb diet. Maraming benefits lalo na sa health ang paglo-low-carb diet. Kaya lang, mas maganda sana kung buong pamilya. Kung ikaw lang kasi mag-isa ang naglo-low carb, maraming temptation. At sa pagluluto, kailangan mong tikman yung ulam nila, di ba? Hindi naman pwedeng magluluto ka, hindi mo titikman. Sa tingin ko, sa lahat ng bagay, hindi lang naman sa paglo-low carb diet, pati sa buhay, sa mga nararanasan natin, lahat may struggles. It's up to you kung paano ka mag-cook. Kung paano ang magiging self-discipline or kung paano mo siya isusurvive. Ito yung cabbage na tira ko nung nakaraang araw na hiniwa ko ng malalaki. Pwede siyang panglaga. Ngayon ang gagawin ko i-slice ko lang siya ng maliliit para igisa. In-advance luto ko na to para kung sakaling kakain ako, may ready na. Pwede din siyang i-omelette. Meron ako ditong konting chicken breast, sibuyas, sayote, cabbage, tsaka bawang. Plano kong maggisa. Para siyang chop suey pero kulang siya sa sahog kasi nga low carb. Tsaka yung natirang chicken, ipiprito ko lang. Gigisa lang. Say hello daw sa mga eggs, isang sad at isang happy.
Oo, milit ko ito torta, yung cabbage na ginisa ko nung nakaraang araw. Unahin natin si sad egg. Then, si happy egg. May lasa na yung repolyo nung ginisa ko, kaya mag-a-add lang ako ng konting asin. Napakahirap talagang mag-let go ng rice, kaya kung nahihirapan ka, paunti-unti, kagaya nito, konting rice, tapos damihan mo yung cabbage as rice alternative. Habang paunti-unti ka nagkakat ng carbs or ng rice, paunti-unti din nag-a-adjust yung body natin hanggang sa masasanay na talaga tayo na wala na talaga tayong high carbs na ini-intake. Good yan sa ating mga sugar level, lalo na yung may mga high blood. Cabbage omelette at lalagyan ko lang ng hot sauce or sriracha. Pero in moderation lang ito, guys. Hindi kasi strict yung pag-low carb diet ko. O ano lang yung meron, tapos balanced diet lang. Self-discipline lang, kumbaga. At syempre, hindi mawawala ang coffee without sugar. Coffee is life. Mukja, kain tayo. Guys, ang lahat ng recipe na ito, hindi ako expert ha, pero ito'y base lang sa mga nabasa ko at napag-aralan ko at nakita ko sa mga naglo-low carb diet. Disclaimer po, hindi po ako expert. Gaya-gaya lang po talaga ako. See you on my next vlog, guys. I pray for your safety and your health. Have a good day. Annyeong!